So guys, ngayon guys, ipapakita ko sa inyo yung hernia ni Bella. So para magkaroon kayo ng idea. So may mga hernia kasi na sa iba't ibang parte ng katawan tumutubo. Kaya hindi ko pwedeng ipalaro si Bella sa kanila guys kasi sobrang hyper nila. Tapos hyper rin si Bella. So wala na, baka mas lalo pang lumala yung sitwasyon ni Bella. So hi everyone, so welcome back to my YouTube channel. And by the way po, ako nga po pala si Jan. At ito yung mga alaga natin. Si Riker, si Rabia, at saka si Bella. Si Bella po kasi is recently lang lumabas yung hernia niya. So late blooming, ika nga. So pwede ba magbuntis ang asong may hernia? Or may luslos ba? Yon. So tinanong ko sa vet kung pwede daw bang magbuntis ang may hernia. So yung pag-uusapan natin kung pwede nga ba magbuntis. So kung bago pa lang po kayo dito sa aking YouTube channel, so huwag niyo po sanang kalimutan mag-subscribe at i-hit ko na rin guys yung notification bell on para ma-notify kayo sa mga susunod nating panibagong video na gagawin dito sa aking YouTube channel. Ano ba? Bala kang dyan. Riker, up! Kaya hindi ko pwedeng ipalaro si Bella sa kanila guys kasi sobrang hyper nila. Tapos hyper rin si Bella. So wala na, baka mas lalo pang lumala yung sitwasyon ni Bella. Oh, dito lang, hindi pwede magharap. So, ganito lang ginagawa ko. Hindi ko siya pwede palaruin, no? Kasi, hyper si Becker, hyper si Bella, hyper si Rabia. So, ano naman nangyari sa atin? No? Tignan-tignan nyo na lang si Bella, hindi na pwede magharapin. Ipapakita ko sa inyo yung hernia ni Bella. So para magkaroon kayo ng idea. So may mga hernia kasi na sa iba't ibang parte ng katawan tumutubo. Meron sa singit. Pero mostly yung hernia sa lumbricard. Sa iba yung hernia. Tama ba hernia mo? So yun, sa may bandang as in pusod talaga na hindi nag-close. Pag busog na busog siya, talagang lumulobo yung hernia ni Bella. Bella. Ang maganda kasi kay Bella, hindi siya pihikan sa pagkain. Pwede ko siya pakainin ng rice with wet food. Pwede rin na dry food lang. So, ang maganda kay Bella is hindi siya mapili sa pagkain guys. Basta i-vitamins mo lang siya ng Liberulin, mas gumagana yung pagkain niya. Pakita ko sa inyo guys ang kanyang hernia. Ilapit natin to para makita ninyo. Ang hernia kasi guys, minsan kapag nakataob siyang ganito, umuumbok siya. Pero pag tinihaya mo siya, mapipisin mo siya, lumulubog siya pabalik. So, ganun yung klase ng hernia niya. Pag tinayo ko siya, natatakpan kasi. So, itong part na to guys, ito yung hernia na dito. Busog na busog pa siya. Ayan o, maliit lang naman yung hernia niya. Pero, nakabukol talaga siya ito. Ito guys.
hindi makita masyado. Ayan, nakikita nyo to. Ayan yung hernia niya. So, ayan yung sa pusod niya. So, kapag busog na busog siya, ganyan siya nangyayari. Naku, busog na busog ka. So, ganun siya. Pero pag tinihaya mo siya, lumulubog. So, ito guys yung hernia niya. Ito guys, ayan yung bukol na yan. Hindi kasi makita. So, ito yung hernia niya. Ito. Ayan, napipisil siya papasok sa loob. Hindi pa rin makita. Lapit pa nga natin para makita nyo. Nahulog na. Ito yung hernia niya guys. Ito yung bukol na to, ayan. Yung talagang nasa kamay ko. Ayan! Kitang-kita na. O, kita niya yan. Yung bukol, ito. Yan yung hernia niya. So, yan. Malambot siya. Tapos, pag pinisil mo papasok, lumulubog siya. So, yan yung hernia niya. So, babalik ko na si Bella kasi ang laki ng tiyan ni Bella eh. So, so, may nagtanong din kung delikado ba magbuntis ang merong hernia. At tinanong ko rin naman talaga siya sa vet. And then nag-research din ako. Sa hernia kasi, depende kasi sa sitwasyon ng aso at saka depende sa hernia kung nagpo-progress yung hernia ng aso nyo. Kung yung hernia ng aso nyo is hindi naman lumalaki, so flat lang siya at hindi nagpo-progress, pwedeng magbuntis yung aso. Pero mas maganda talaga or ina-advise ng vet is ipa-opera siya para mag-close. Pero yung mga hindi naman lumalaki, pwede naman daw magbuntis. Kasi meron akong kilala na dog owner, actually sa vet siya, and then yung dogs niya may hernia at sinlaki lang siya ng bump ng pag-anon. Nahawakan ko nga. Sabi niya is nanganak daw yun ng 3 puppies. So, wala naman daw epekto sa kanyang dogs. At malakas nga yung dogs niya kasi nakita ko. Second guys, kung yung hernia ng dogs niyo ay lumalaki, as in talagang nagpo-progress, so aggressive, so very dangerous nice. So, very complicated na magbuntis yung aso niyo. Pero yung iba sabi, pwede naman daw magbuntis, yan. Pero kailangan i-cesarian. So, pag sinisarian yung dogs nyo, isasabay na rin na tatahiin yung hernia ng dogs nyo para mag-close, para isang tahian lang, tapos isang bayaran lang. So, yun yung second option. Yung third naman is kung gusto nyo na pwede na siyang ipa-surgery habang bata pa yung puppies nyo. Kasi once na lumaki na yung dogs nyo, tapos mas lumaki yung bukol, mas mahirap daw i-close yung hernia na yon. Meron din kasing mga hernia na sa singit tumutubo, sa ibang part ng tiyan tumutubo. So, yung iba kasi may mga tinatamaan ng mga organs kapag lumaki. Kaya minsan yung mga dogs natin is tumatamlay, walang ganang kumain, then nilalagnat kasi nga minsan namamaga yung hernia. Kasi yung hernia minsan bituka yan eh. Bituka na nababarahan, tapos kung saan na lang bigla-bigla susulpot or magkakaroon ng bukol yung dogs nyo. So, napaka-importante na ipabet nyo yung dogs nyo, magpa-second opinion kayo kung ano nga ba yung best way na dapat gawin kapag merong hernia yung mga dogs nyo. So, meron bang home remedy kapag may hernia yung dogs nyo? Ito lang yung narinig ko. Narinig ko ha? Ano, chismis, marites? Ito lang yung aking na-research. Yan. Kapag yung hernia doon, yung sa dogs nyo daw, minsan daw may nag-heal talaga siya.
basta lalagyan nyo lang daw ng big kiss yung mga hindi na hindi nagpo-progress yung bukol. So biskit ano lang yung supporters lang para hindi daw mag-ano yung bituka. Tsaka huwag nyo kayo overfeed yung dogs nyo. Tsaka yung mga super hyper na laro na makikipaglaro sa mga dogs na malalaki. So kailangan din natin iwasan yan, no? Lalo na kapag puppy pa yung inyong mga inaalagaan. Huwag nyo muna hayaan makipaglaro sa mga malalaking aso na sobrang baka daganan lang sila, lalo pang maipit yung tiyan at saka masalong lumaki yung hernia niya. So yun lang guys, yun yung update ko kay Bella. And nakita nyo naman yung bukol niya, parang ganito na. Ayan. Pag nakataob siya, tas bukusog, makakapa mo. Pero pag tumihaya siya, pwedeng mong i-pinch papasok sa loob. And yun lang guys, that's it for today's video guys. And if you like my video guys, huwag niyo po sana kalimutan mag-click ng thumbs up. At kung meron kayong mga kaibigan na may alagang hernia, pwede niyo i-share tong video na to. At kung bago pa lang po kayo dito sa aking YouTube channel, so huwag niyo po sana kalimutan suportahan. So please subscribe at i-hit niyo na rin po yung notification bell on para ma-notify po kayo sa mga susunod nating panibagong video na gagawin dito sa aking YouTube channel. At kung meron po kayong question or suggestion, yun napaka-importante rin po para may matutunan din ako galing sa inyo, mga ating mga viewers. Yan, mag-iwan lang po kayo ng comment sa ibaba at pwede nyo rin po ako i-follow sa aking FB page at saka sa TikTok account. Kung meron po kayong question, pwede po kayong mag-PM sa akin or i-DM nyo ako sa aking messenger na dyan, we Chitsu Pam Family. And yun lang guys, that is for today's video guys, and thank you for watching. Have a blessed day and God bless you all. So thank you. Bye-bye!